back to my channel. And tonight, may naisip akong gawin kasi napapansin ko may mga naliligaw ng landas pagdating sa relationship. I mean, madami tayong naliligaw minsan. Siguro trip lang natin maligaw. Pero gusto kong pag-usapan natin ngayon, yung mga signs. Para malaman mo, ngayon pa lang, habang maaga pa, na wala talaga siyang balak kasama ka sa future. O kaya, mga signs na hindi ganun kaseryoso sa'yo, si kuya. Makinig ka. Number one, hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya pinapakilala sa mga kaibigan niya. Hindi mo pa rin kilala kung sinong best friend niya at hindi mo pa rin kakilala sino yung mga nakakasama niya. Kasi wala siyang balak ipakilala ka. So kung weeks, months, or years na kayo nagde-date, hindi mo pa rin kilala yung mga kaibigan niya. Eh, baka kailangan mo nang questionin yung sarili mo. Tama pa ba? Number two. Eto, number two. Yes! Nagsiselos siya. Oo, may mga pinagseselosan siya. Nakachat mo. Kinikilig ka naman kasi nagsiselos si Koya. Very good ka dyan. Akala mo naman totoo. Oo, sige. Nagsiselos siya. Pero pag dumating yung time na lagi mo nalang tinatanong kung ano ba tayo, kailan mo ba ako balak bigyan ng label? Pag nagtatanong ka na sa label at exclusivity, si kuya, umiiwas, iniiba yung topic. Bes, ano ba yan? Sign na yan. Maniwala ka sa akin. Number three. Sobrang sweet niya sa'yo. Yes naman, nilalanggam kayo bakla pag magkasama kayo. Sweet na sweet si kuya. Pero pag di na kayo magkasama, niha niho, wala. Wala man lang chat, wala man lang text. Pag magkasama kayo, dun lang. Dun lang maharot. Doon ka lang, nilalambing, pero pag wala na, hindi na kayo magkasama, absent na talaga si kuya. Hindi ka man lang niya matanong kung kamusta ka na. Visit siya. Number four. Oo, alam ko naman, kailangan nating respetuhin ang privacy ng bawat tao sa mundo. Pero ang ikinakatakot ko lang, kung yang dinidate mo ngayon, sobrang protective sa cellphone niya. Ni kahit minsan hindi mo pa nakita kung sino yung wallpaper niya, baka kasi magulat ka hindi ikaw yung nandon sa wallpaper niya. 'Di ba? Masyado siyang protective sa phone niya, te. Ni isang beses hindi mo nakita kung anong oras yung nandon sa telepono niya kasi ayaw niyang ipahawak kahit anong mangyari. Diyos ko Lord. Baka naman sign na rin 'yan. Number 5. Gusto niya super private kayo. Ang sasabihin niya, "Uy, gusto ko private lang tayo, ha?" Gusto ko, tayo lang yung may alam. Kung pwede, huwag mo munang ipagsabi sa iba. Kasi gusto ko, walang nakikialam. Uy, kagaling mo, girl! Kagaling mo, kuya! Private school, bakla. Private school nga, Diyos ko. May ano yan, may exclusivity. Kayo private lang. Wala pang label, wala pang relasyon. Ihingin mo yan kay ate girl. Kuya, magpakalalaki ka naman. Nagigigil ako sa'yo. Nagigigil. Eto pa. Nako, pang-anim. Pag ang application na gamit niya sa'yo, Viber, WhatsApp, basta hindi Messenger, nakukabahan ka din. Baka naman may tinatago din yan si kuya. Ayaw ko niyang bigyan ng label at wala siyang balak na kasama ka sa future kasi may hinihintay lang pala. Te, ingat ka, parang awa mo na. Number 7, girl. Baka naman. Number 7, pag ikaw na lang lagi yung gumagawa ng paraan para magkita kayo, ikaw na lang lagi yung gumagawa ng rason para makita kayo. At ikaw na lang lagi yung nauuna sa lahat ng bagay para makasama mo lang siya. Girl, kabahan ka na rin. Kabahan ka na. Tapos eto pa. Pag ganito na yung lagay. Pag ganito na. Ikaw na lang lagi unang magte-text. Ikaw laging nauunang magko-call. Tapos yung reply niya after 2 hours, 4 hours, o kaya kinabukasan na. Naku, girl. Sign na rin yan na hindi siya masyadong seryoso sa'yo. Umaabot din. Nako, sa ganitong sign. Nabigla na lang hindi siya magpaparamdam sa'yo ng mga ilang araw. Yung mapaparanoid ka na, tinawagan mo na lahat ng kaibigan mo, okay lang ba to na hindi siya nag-chat sa akin ng 24 hours? Tapos sasabihin nila, baka busy lang, Merlo. O sige, kumalma ka kasi baka nga busy naman talaga si kuya. Maniwala tayo doon sa ganon. Pero umabot ng 3 araw, hindi siya nagparamdam. Edi girl, nabaliw na tayo dyan. Ayan na, kung ano-ano nang nagpiplay sa mga utak natin kung anong ginagawa ni kuya 3 araw. 3 araw na tulog? Te, may koma, te? Ano ba yan?
sinasabi ko lang sa inyo, pag dumating na sa point na ganun, tapos bigla na lang siya nagparamdam after 1 week na hindi siya nagte-text sa'yo o nagko-call o kahit na anong paramdam. Girl, isang indication lang din yan na hindi siya ganun kaseryoso sa'yo. Kaya mag-rest ka muna. Please. Ito pa. Sobrang klaro na sa akin nito. Sobrang klaro na sa akin ito. Na pag dumating sa point na ang tagal nyo nang nag-date, ang tagal nyo nang lumalabas, kulang na lang yung label, pero ni minsan hindi pumasok sa topic nyo yung about sa future nyo. Kahit isang beses, hindi nyo napag-usapan kung anong balak nyo para sa future nyo na magkasama kayo. Klaro pa. Bish! Naku! Eto pa! Kikitain ka lang niya pag convenient sa kanya. Kikitain ka lang niya pag may ibibigay ka sa kanya. Kikitain ka lang niya pag... Alam mo na. Basta, kikitain ka niya. Alam mo na yun. At eto pa, pinakalas sa mga observations ko na hindi talaga siya seryoso sa'yo at hindi niya nakikita ang future kasama ka. Kapag hindi ka pa niya pinakilala sa mga magulang niya, hindi ka pa niya pinakilala sa pamilya niya. Ate, baka tulog ka pa. Ngayon pa lang sana gumising ka na. Sinasabi ko to sa'yo kasi mahal kita. Tandaan mo sana. Hey guys, so yun po yung mga signs. Nasigurado ako na hindi talaga seryoso yung kuyang yan sa'yo. Na hindi talaga siya seryoso na kasama ka niya sa future at wala siyang balak bigyan ka ng label. At ayaw niyang maging exclusive kayo. Alam mo kasi, kung gusto ka talaga ng tao, hindi mo naman kailangang hingiin yung label. Kasi bilang babae, ikaw yung nagbibigay nun. Diba? At hihingiin niya yun. Pag hindi niya pa rin hinihingi sa sobrang tagal nyo nang nagde-date at lumalabas, hindi pa siya ready. Girl, kung talagang gusto ka niyan, hindi ka niya bibigyan ng rason para mag-isip ng mga bagay na ikakasira ng sarili mong mentalidad pagdating sa relasyon. Kasi kung mahal ka niyan at gusto ka talaga niyang bigyan ng label, una pa lang sinabi niya naman, liligaw ako sa'yo, gusto kong maging tayo, gusto kong maging girlfriend kita, at gusto ko sana tayong dalawa lang. Yung mga ganun. Pero kung hindi kayo umabot sa ganung aspeto ng buhay, aspeto ng relasyon, baka may mali talaga. At sign na yon para mag-isip ka at sabihan ng sarili mo na, te, tigilan natin ang pagiging marupok. Guys, yung mga signs ba na sinabi ko, nararanasan nyo ngayon? Kung sa tingin nyo natumpak lahat yung mga signs na sinabi ko sa relasyon na meron kayo ngayon ng dinidate mong tao, baka naman kailangan mo nang mag-isip. Mag-isip ka na na baka kailangan mo nang kumawala at kailangan mo na talagang i-let go yung tao kahit gaano mo pa siya kamahal. Alam ko na fall ka na. Alam ko dumating na sa punto na hindi mo na siya mabitawan kasi todo-todo mo na yung binigay yung mga bagay sa kanya. Pero ate girl, sinasabi ko sa'yo, hindi pa huli yung lahat. Kaya pa. Kaysa ganyan na hindi kanya binibigyan ng exclusivity, ng label, at ng relasyon na kailangan mong makuha sa taong alam mong binigay mo naman yung alam mong kaya mo pa. Diba? Huwag kang maging unfair sa sarili mo, girl. Tayo. Sana nagustuhan niyo po yung video ko ngayong gabi. Naisip ko lang to kasi umuulan at gusto kong makipagkwentuhan sa harap ng camera at gusto kong i-share sa inyo yung mga signs na napapansin ko na hindi seryoso sa'yo si kuya. Kasi concern lang ako sa inyo kasi bilang babae, ayokong masaktan yung kapwa ko babae ng isang lalaki na hindi pa ready para ibigay yung deserve na pagmamahal ng kapwa ko babae. Alam ko kung gano'ng kasakit pagka ganun yung sitwasyon na meron ka ngayon. Pero kung pipiliin mo at tatatagan mo at babawasan natin yung karupukan natin, baka naman makita natin yung totoong tao na magbibigay sa atin ng totoong atensyon na totoong pagmamahal. So please don't forget to subscribe. Marami pa po akong videos na naiisip gawin. And I hope supportahan nyo pa rin po ako. I love you all guys. GCQ na, pero stay safe pa rin po tayong lahat. I love you, mama.